biniro yung aking client kung ano igugupit ko sa kanya. Sabi ko, si Mikalbo, aba, ay sumakto nga. Pero ang ingay sa labas. May nagkakarga ng tanke ng gasol o LPG. Kaya ang pinagupit niya ay number 4 na clipper guard sa ibabaw. Si Mikalbo ang tawag noon, pero ngayon basket na kasi ipipaid natin ang gilid niyan. Kaya ang tawag natin dyan ay basket. Napasakto yung tanong ko. Akala ko nagbibiro lang ako, yun pala eh. Talagang si Mikalbo na paid ang gilid, kaya tatawagin natin siyang basket. Kung yung iba naman nang gusto ay hindi masyadong maikli, eh ba edi jeepney cut. Joke lang. Wala pong jeepney cut, ha. Then gawa tayo ng guideline gamit ang ating trimmer, paikot. Hindi natin tataasan yung parting likod niyan. Dahil alam nyo naman, may occipital bone dyan, medyo nakabukol ng konti. At saka, syempre, dapat maghuhugis bilog pa rin yung parting likod niya. Gamit tayo ng 1.5 na clipper guard, tamang proseso pa rin. Para hindi masyadong mapwersa yung pagkakanipis. Maging sakto pa rin yung gagawin nating transition ng pagkakapaid ng gilid nito. And then one guard naman, unti-unti lang. Ito yung proseso o procedure na pwede mong gawin kapag ikaw ay baguhang barbero. Huwag nating erekta, kailangan gumamit tayo ng clipper guard. Tapos ang paghagod ay kontrolado, magaan ang kamay. At kailangan laging may pag-iingat para yung gupit na gagawin natin, kung ano lang yung sukat ng pagkakapaid nito, ganun lang yung maging resulta ng gupit na ating gagawin para sa kanya. And then 0.5, focus tayo dito sa may pinakang guideline. Paikli ng paikli yung sukat ng clipper guard, pababa ng pababa ang paghagod. Ayan yung sekreto. Kapag gumamit tayo ng nag-umpisa tayo sa 2 o sa 1.5, medyo mataas. 1, medyo mababa na ng konti yung paghagod. 0.5, mas mababa. And then kapag ando na tayo sa 0 close or 0 half, pupokus na lang tayo sa mismong guideline nito or buburahin na lang natin ito. Ito yung sinasabi ko na zero close. Focus tayo dito sa pagitan. Sa pagitan ng ginawan ko ng guideline, at buburahin natin yung nakikita nating guhit dyan para mawala. Kailangan nating itaas yung adjuster para mabura. Kailangan nating ibaba para maging balanse yung pagkakablend nito. Ang pamamaraan na ito ay para lang sa mga beginners. Kasi yung ating mga magagaling na mga barbero, palagi ding nakakomment sila na bakit pinatatagal ko pa raw, pwede naman daw shortcut. Ito po ay pamamaraan sa mga nag-uumpisa pa lang para malaman nila yung tamang proseso para makita nila yung saktong sukat ng gupit na kanilang ginagawa. Gawa tayo ng lineup, sakto lang dito sa pinakang end ng kanyang buhok, hindi natin tataasan. Straight lang. Lineup na ang tawag natin dyan para naman magandang pakinggan. Merong tawag dyan iba eh, yung traditional na tawag nila. Hindi na natin sinusunod yon kasi pangit pakinggan. So lineup ang tawag talaga dyan sa pag-aahit sa may parting noo. And then ahitan natin yung ibabang bahagi. Kapag inahit natin yan, dapat double check natin yung anit, ha. Baka may tamaan tayo ng mga nunal or tagihawat or nakabukol na balat. Para maiwasan yan, i-double check natin bago natin ahitan. Ayun, pagkatapos niyan, okay na. Diyan mo malalaman kung nagustuhan ni client ang kanyang gupit. Abay, napakindat pa nga naman talaga, oo. Poging-poging na raw sa kanyang gupit. Gusto pa mag-pretty eyes, pero baka naman sabihin obvious na nagandahang lalaki talaga siya sa kanyang gupit. Maraming salamat mga kabarberos sa inyong panonood.